Mga bumibili ng e-vehicle sa Naga City, Camarines Sur mas dumami ngayon bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, para sa detalye. Naabutan ng GMA Regional TV si Jun Tanay na nagka-canvas ng presyo ng mga e-bike sa isang tindahan ng e-vehicle sa Naga City, Camarines Sur. Para kasi sa kanya, mas praktikal sa panahon ngayon ang paggamit na lamang ng e-vehicle, lalo na at patuloy ang pagtaas ng mga produktong petrolyo. Dahil kung ano, baterya lang eh. Kung ganitong ano, baterya, mas okay na to. Magcha-charge ka na lang. Pero kung gasolina, mas mahal. Sa mahigit 2 taon naman na paggamit ng e-bike ni Edgardo Fuentes, masasabi niya na malaki na ang kanyang natitipid, lalo na sa pasahe. Natipid sa transportasyon dito lang sa Sentro Juan, tong minus ka na sa pamasahe. Kaya naman sa tindahang ito ng e-vehicle sa lungsod ng Naga, mapapansin na ang pagdami ng mga mamimili. Number one reason nila bakit nag-switch sila sa e-bike is yung pagtaas nga din ng gasolina. Within this week, siguro more than 10 customers na, 10 units na yung na-release namin. Ayon naman kay Romel Serrano, Regional Director ng Department of Science and Technology, Bicol, maliban sa makakatipid na sa gastos ang paggamit ng e-vehicles, malaking tulong din ito sa kapaligiran dahil hindi ito bumubuga ng usok na nagdadala ng polusyon sa hangin. Hindi na po ito bago, matagal na po itong teknolohiya na sinusuportahan ng DOST. It means that we continue to fund studies para po mas mapaganda yung ating mga baterya that are actually one of the main components nito pong ating e-trikes and e-vehicles. Ayon pa sa ahensya, tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pag-aaral sa pagdiskubre pa ng mga bagong teknolohiya na makakatulong sa pagbalanse sa konsumo sa kuryente ng mga e-vehicle. Para sakaling dumami ang mga gumagamit nito, hindi naman maapektuhan ang supply ng kuryente sa bansa. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV.